Yun, araw na Linggo, magkakasama yung magkakapatid din anak niya na tita neneng, pati mga bata na dyan. At sabay-sabay na rin kami dumalaw dyan kay Inang. Tambay kami konti, kwentuhan, harutan. Tanya si Rans, bumabang ka dyan si Rans. At eto na nga, siyempre ang Inang eh, medyo hindi kagandahan ang ano ngayon dahil nga hindi masyadong nagkakain. Hindi kagaya nung Sabado, malakas ang paghingi ng pagkain at saka buong madaling araw hanggang 7 a.m. gising. Saka nakipagkwento, matatas pa. Pero nung Linggo nga kahapon, medyo ayun lang, hindi masyado maghihingi ng pagkain. At saka yun yung mga bata, nagharot-harotan lang dyan. At saka ito may ginagawa si Insan Uni at saka si Jeff, pinalagay ni Tita Janet dyan sa bahay. So ito na, gabi na yan, tambay na lang kami, papakiramdaman kami lahat dyan dahil nga medyo umuulan din at saka kakain lang Tito Haji. At saka yun niya, wala rin kami masyadong inom nung araw na yan. Si kami nila Insan Uni, dyan lang din kami. Diyan kami natulog nila Tito Arnold, Jeffrey, ako, Tito Chacha. Tsaka yan yung mga bandang gabi na tinayo namin ang Inang na ganyan. Mas naginhawahan, mas nahimbing ang Idlib. At nakita mo naman, nagpapaypay kasi yan. Kumbaga, papaypay siya ng kumot. Hinahanap ko yung pamaypay niya. At yun niya, nainitan daw siya. Siya na nagpaypay sa sarili niya. Kumbaga, minuminuto, parang gaganyan, no? Tapos ganyan yung hawak niya sa pamaypay niya para hindi mahulog. At medyo hindi na nga niya nagagalaw yung kabilang kaliwang kamay niya. Kaya yan, puro kanan. Tsaka yan, basta paypay lang siya ng paypay. Pero may nakatutok na electric pan dyan sa kanya. Kaso nga, parang nakasanayan niya na yung na-program ng katawan niya na meron siyang hawak na ganyang pamaypay. Siguro pag natutulog, papaypay-paypay siya. Tsaka niya, hinilot-hilot ng konti ni Tito Arnold. Maimbing naman ang tulog ni Ina, wala namang problema sa pagtulog. Pero ang problema namin, parang napakahinang kumain. At saka niya, umaga na, mga 7 a.m. na niya, nakauwi na rin si Tito Arnold. Kami na lang nandiyan muna. At nagkain na nga kami. At si Jeffrey natutulog pa. At nakita mo naman, kabaluktot lang. At yan niya, sila Tita Neneng, Tita Chacha, nililinisan yung pinalitan nila yung mga pundang unan. Pagkatapos sabi nga nila, tara, bihisan natin ang Inang, palitan natin ang diaper. At saka napaka, yun pala, kala ko, hindi nga madami palang ihipa dahil nga ilang, siyempre, sa buong mag-aapon. Pero yun niya, hindi siya nadodumi, pero puro puno lang ng iya. At saka yun niya, napalitan na, o pinapalitan na. May sumasakit sa kanya pag inaangat yung mga paa niya, nararamdaman niya may masakit sa kanya. Kasi nga siguro yun yung bunga ng pagkakabuwal niya, kasi nabuwal nga siya, parang kaya siya nagkaganyan eh. Yung last na buwal niya nung parang Webes siya tayon. Friday ng umaga, kaya lahat kami nandiyan na nung Friday ng araw na yun. Tsaka yun niya, nalinisan na ang Inang, napalitan ng mga pundang unan. Midlip-idlip na ulit siya. At yan, siyempre, nagkukwento ko ito. Sabi namin na, kamay ka na. At ayun niya, malapit na Pasko. Sana makarecover pa. At ayun, dumating na rin ang Ateria. Siyempre, nagkwento-kwento muna sila. Tinatanong na kung ano yung mga tinatanong-tanong. At yun lang. Siyempre, sabi ko nga, yung ilang araw na makakasama pa natin mahalaga. Kumbaga yung pagbibideo-video natin na ito documentary na rin ng mga panahon pa na makakasama natin na. Sabi naman, totoo naman na gusto na nga rin natin sabihin na Inang, pag nahihirapan ka na, sige, basta bahal ka namin. Yun, salamat sa panahon na nakasama ka namin. Kasi nga, buhay naman talaga, lahat naman tayo kahit siya medyo ang pupunta. Hindi lang, siyempre, bilang kapamilya, bilang mahal namin, gusto ka pa namin makasama. Pagaling ka pa, Inang.